Samantala, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang mag-inang pasahero ng isang bus sa Star Tollway kanina. Patay po ang mag-ina matapos tumagilid ang sinasakyan nilang bus dahil nakatulog daw ang driver. Para naman sa update sa balitang yan, may live report si James Beltran. James. Yes, Paolo, at sir, inuwi na nga sa Oriana Mentoro ang mga labi na mag-inang namatay matapos tumagilid nga ang kanilang sinasakyang bus sa Star Tollways kaninang umaga. Napaiyak na lang si Mang Antonio Sige nang abutan sa punerarya ang kanyang manugang na si Rita Mapakpak at 2 taong gulang na apo na si Elijah Emmanuel Sige. Patay ang mag-ina matapos tumilapon sa sinasakyang Roro Bus nang tumagilid ito sa Star Tollway sa San Jose, Batangas. Pauwi na raw sana ng Oriental Mindoro ang 2 matapos bisitahin ang ama sa Maynila. Mahal na mahal namin yung apo namin. Biglang nawala. Bukod sa mag-ina, 27 pasahero rin ang sugatan. Kabilang na dyan ang isang pasahero na naputulan pa ng kanang kamay. Posible raw na nakatulog ang driver ng bus kaya ito nahulog sa kanal at saka tumagilid. Bus na malayan ko, biglang nawala po yung amo ko doon sa tabi. Yung pala po, tumalsik na sila doon sa bangko. Napatay ako bigla, sabi ko, Ler, ano yan? Eh, parang napansin ko, parang sa tingin ko, naidlip parap. Hindi ko sigurado kasi naka-shade siya. Pero ang driver ng bus sa si Jonard Tolentino agad naka-escapo sakay ng isang tricycle matapos magpanggap na magpapahatid sana sa ospital. Siyempre, natatakot. Tumakas na siya ng ganun-ganun nila. Dapat isurrender, di ba? Sa mga alagad ng batas o kung saan. Mula noong 2009 hanggang ngayong May 2012, umabot na sa 32 ang namatay sa aksidente sa Star Tollway. Kaya naman ang ilang motorista inireklamo na ang kakulangan umano ng ilaw sa highway. Mahirap po pag naulan. Pag po yung naulan, mahirap talaga. Madilim. Malabo sir talaga pag magmamaneho pong walang ilaw. Sa ngayon nga pinaghanap pa rin nga ng Highway Patrol Group o HPG ng Batangas Provincia Police Office ang driver ng bus na harap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injuries. Sinubukan din natin tawagan ang pamunaan ng Roro Bus para makuna ng pahayag pero hindi sila makontak o hindi sila sumasagot sa ating mga tawag o text. Paolo at Cherry. Maraming salamat sa iyo, James Beltran. Nagulat po ng live mula sa Batangas.